His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received one talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant. Thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money in the exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury. Usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. Isabay. And cast ye the unprofitable servant unto outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong masalita. We pray na may po ipagwalain niyo, Lord. Turuan, Panginoon, makita namin at makuha ang mensahe ngayong umaga. Importante, very basic and fundamental principles na sa iyong salita, Panginoon, na mapagkatiwalaan kami sa inyong binigay at encourage nyo kami na gamitin nga ito sa tama. Minsan mahirap, minsan nakakatakot, minsan ay hindi namin alam kung paano, but I pray na again, kayo nga pong umilos namin, tulungan nyo po kami, Lord, tiwala rin kami sa inyong paano ito gamitin. Hindi ito sayangin, Panginoon, katulad ng marami na nagsayang lang ng mga binigay niyong blessing at abilities, Panginoon, talents, even pera, resources, Panginoon. So I pray, may pong pala sa bawat isa, kay mga isa lang sa bilang, ay mga bisita, Panginoon, palayan niyong bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Yeah, sige, settle down. Good morning po sa lahat. Good morning po. Title po natin ngayong umaga, According to His Several Ability. Okay, according to His Several Ability. Sinabi po yun kanina. Sino ba yun? Dito sa verse. Yeah, dito sa 15, okay. Tagalog, na ayon sa kanilang or sa kanyang mga kakayanan, no? According to His Several Ability. Pero ang ating subtitle po is Making Use of God's Bestowment. Okay? Making Use. Okay? Maganda sana, good use. Pero mamaya kasi may hindi good use. So, may kita natin ng both examples, good and bad, para matuto tayo dun. Okay? Ulitin ko, title natin, According to His Abilities, Several Abilities. And then subtitle, Making Use of God's Bestowment. Define muna natin yung mga ating mga terms. Pag sinabi pong according, yan po ay naayon nga, no? Accord. Pag sinabi kasing accord, parang direction yan eh. Ano ba yun? Patungkol yan. Kaya sabi dyan, to grant or give specially as appropriate, due or earned. Ibig sabihin, yung narapat, ganun lang yung sabihin nun. Okay, kunwari, ano ba, sa inyong mga klase, di ba? Sa inyong school, yung, sa bahay kasi, sa academics, yun lang naman yung ano dyan eh. Kaya, matalino ka, magaling mag-memorize. Meron kaming asara nung kami mga high school eh, kasi may mga, sa first section kayo, may yabang din yung mga galing din. Pero napansin na namin, iba minsan din yung talent ng iba-ibang tao, no? Meron kami kasi mga classmates, ang galing talaga, ang taas mag-points kasi masipag, magaling mag-kabisado. Pero napansin namin, sa ibang bagay, sablay. Pag-programming na, mat na, design, and ano, sumasablay. Ba't ganun? Kasi hindi mo basta pwede kabisaduhin yun, eh. I-analyze mo yan, tingnan mo. And then, saka ka ang provide ng solution na hindi mo makukuha kung saan-saan lang. Unlike for identification sa history, yan talaga. Doon mahirap din ang memorize. Diba? Pero nakakatulong po yan, hindi yung masama. Kaya gusto ko lang sabihin,
Ano pala ako, na-advance ako. No? But anyway, pag sinabing according, nararapat. Ayun, kaya gusto ko sabihin sa academics. Kaya merong, anong tawag sa ngayon? First honor, second honor, with honors, high honors, highest honor, walang your honor. Ano may honor, no? Parang pinaparangalan. Pero yung mga ano, judge, sinatawag yung senador, your honor. Pang ano lang yun, di ba? Pang formal lang, no? Respect. So maganda yun. Pero bakit yung isa first, yung isa second? Yung isa high, yung isa highest. Kasi ibig sabihin, mas matindi siya, mas magaling, or mas nagsipag, ganyan yun, di ba? So hindi mo pwedeng yung tamad, sabi mo, high honor. Sa mga joke-joke lang yun, gano'n. Diba? Anong top mo? Top 1 po. Anong top 1? Top 1 o top 1? Top 1 pala. Top 1. So again, pero okay, masyado matidisheartened dyan. Again, sa Korea doon, napapakamatay iba pag hindi nakampasan ng kanilang mga... Huwag naman gano'n. Men, may pag-asa ka pa naman. Eh, men, Lance... kasi hindi lang yan ang buhay, eh. Amen? Amen. Okay. Sa iba naman, bumabawi lang. Okay, may mga classmate kami dating mga top 1, eh. Ngayon, mayaman, ha. Ewan ko, nandaya or something. Okay, wala kayong aasa rin dun, ha. Natawa si Diyos, eh. May binabalak mo si Diyos. Ako, wala sa top, pero... Hanggat maaari, hanggat kaya. Kasi magkakasama po, hindi lang naman natural ability. Minsan masipag din. So, targetin muna rin. Magaling ka rin sa academics. Amen? Amen? Mark? Tapi? Lahat tayo. Prince, ha? Sino pa? DM, ha? Ayan, lahat tayo. So, ano nga yung according? Yan. So, yung nararapat. So, wag mong, naalala ko, bago ko makalimutan, lalo sa applicable sa atin dito sa church, ha? Ingatan niyo yung mga bibig natin, alam mo na, kasi lahat ng lumalabas sa bibig natin, may pinuri ka dyan, may inasar ka naman. Dapat sakto lang. Minsan nakaasa tayo, minsan pang ano lang ba? Para makuha mo yung ano niya, saan mo siya may encourage minsan. Diba kasi iba nung pag masyadong easy-easy, Christian life man yan, o sa academics, parang ano yun, nag-joke ako, diba? Hindi mo lang aasar lang eh. So, ginagamit mo yon according sa iyong purpose din. Kaya, wala na ako. Sama ako. Dun sa school. Ayan. So, so hindi, yung tama lang yun, sa church. Sa church ako eh. So, yung iba, huwag nang sabi pupurihin naman. Ang ganda yung service namin kahapon eh. Kaya again, sabi ko sa inyo, mas maganda, pakinggan nyo rin. Kasi may mga natuturo doon na hindi natuturo dito, hindi ka pwede ulitin. Kanina, dami kong idea kagabi. Anong tuturo ngayon? Ilang taon na pala tayo, no? Kaya naalala ko kasi yung mga, siyempre, yung mga baguhan, yung mga kailangan silang makuha ng basics. Kaya nagbisita pala tayo ngayon, kaya nagbago na naman ako. Basics talaga. Amen? So, pero ang gusto ko sabihin doon, yun nga, yung parang hindi tayo maliligaw sa Christian, sa church lalo. Huwag niyong i-appropriate at pupurihin mo yung isang kapatid, naman sa sobrahan naman. Huwag ganun, kahit mga pastor, minsan, sobra yung salitang binibigay, yun, nagkaka rin, hindi na maganda. Amen? Ganun din naman, pag mababa, kunwari, may talagang katangahan talaga. Nasabi mo ba, tanga yun? Depende. Minsan gusto mong turuan talaga eh. Diba? Pero minsan tama lang din. Okay. So ngayon, yung anak ng iba, huwag yung mapakilaman. Yung anak niya yung matupagin. So ganun ang rules dyan. Anyway, according, appropriate, due, earned, yan. So yun na yun. Kaya according to his several ability, several, marami, ability, abilidad. So, dito tayo pasok kasi meron tayo ditong ngayon, makikita natin ilang bang binigay sa atin Diyos, napakarami.
Kaya sa kwento na ito, at least dalawa agad. No, mamaya, makita natin talent. Ibig sabihin, pera po yun. No? Paulit-ulit kanina, money, talent. Talent kasi yung kanilang sa panahon nila is currency. Pero ano rin yan? Weight. No, weight. Kasi sinabing talent, pag inanam sa Bible yan, puro talent of gold, talent. Ibig sabihin, bigat. E syempre, according sa bigat din, mas mahalaga rin yun. Pag precious metal ang pinag-usapan. Kaya pag mas mabigat, mas marami yun. Usually, okay? Kaya talent, huwag kayo malilito. Pero interestingly, sa panahon natin, yung talent ngayon, pareho na halos yung meaning yan sa abilidad. Di ba? Uy, may talent. May talent ka talaga. Itago mo na lang. Ang asal lang na. Magaling sumayaw. Di mo natin kailangan yun. Ngayon, malakas mong asal. May talent ka. hindi natin kailangan. Pero may, ano rin yun, may use din yun. So according and then, ano pa yung mga ano, ability. So ito yung makikita natin. Mga basic tayo ngayon. May tayo mga bago eh. Sabing abilidad, the quality or state of being able. Hindi mahirap intindihin. Ability, able. Pag able, kaya. So pag ability, kakayanan. Okay, so kanina may mga magaling dito, sa lalo sa church. Pagpay natin yung kapatid ni Jerickson, magaling daw piano ako. Kala ko, namangha ko nung ka-piano tayo dito, siguro, kaya ko to, parang nakakaingit yung mga yun. Kasi hindi basta-basta eh. Pero sabi din ng iba, yung mga galing tumugtog daw, Stephen, ano yan, may konting talent lang eh, pero madalas yan, ano, ang tawag doon? Practice and then, pagsisikap din eh. Kasi nga, ganun eh, practice yung paulit-ulitin mo, hindi mo utunan yan. Pero hindi mo na yung maaalis na meron talaga may talent. Ang bilis na catch up. Di ba? Alam ko yan kasi tagal ko nag-choir eh. Kasi pa, daming dumating lumabas na choir. Yung iba, nakakanta. Talaga sablay. Ulitin mo nga. Oh! Yeah, ganyan pa yan. Oh. On pa doon. Naka-off eh. Ting, 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 ting. O, gayahin mo. Yung sablay. Pero iba nakukuha agad. Di ba? So, aminin natin, no? Yan ang topic natin. Eh, may binigay sa iyong Diyos na wala sa iba. Or mas magaling ka sa, kumpara sa iba. Ability tawag dyan. Iba, talent. Okay, nagka-counted na tayo. Kaya mo kasi, siya parang hindi niya kaya. Ngayon, pwede siya mag-effort para makaya niya. Pero ikaw, konting effort lang. Kasi may binigay na sa iyo Diyos. Inborn. Nakukuha niyo ba? So, hindi naman komplikadong ano to eh. Pero kasi, kaya sino, para maging solid, mamaya, balik-balik tayo dito eh. Ano pa man term natin na di-define? Yung bestowment. Masyado malalim yun, no? Hindi naman. Itong mga, ito, naka-private to, no? Ba't ka naka-private? Diba? Binigay sa'yo ng gobyerno yun eh. Yung voucher, diba? Sino ba dapat binibigyan? Anong isabihin ng bestow? Ulit-ulit din sa Bible yan, ha? Bestow. Binigay. Ganun lang yun eh. Especially, parang regalo, wala kang in-earn, di ba? Bestow. Kaya nga, ability, talent. Nung pinanganak ka, hindi naman, oh, sige, Stephen, ha? Pag nagsipag ka, bibigyan kita ng magaling na boses or magiging magpiano or magaling kang... Hindi ganun eh. Kakaintindihan ba tayo? Pinanganak siya, yun na yun. So, yung sabihin, hindi siya nag-earn nun. Kasi di, wala ka pa nga, pinanganak ka pa lang, ano ka na, tenor ka na, Pavarotti ka, may ganun ba? Kailangan nyo ba si Pavarotti? Oh, ganun yun. Napapractice din yan, pero again, may iba kasama sa pinanganak na sila, maganda na yung boses, modulate, hindi iba, sabog. Amen? Pagsama natin yung mga talent, ayoko na sayaw ha, pero talent din talaga yan. Oh, so yung sample. Kasi, yeah, again, sa school, medyo makakuha mo yun eh. Pero kasi ako, wala akong makikita sa church na use niyan eh. Meron ba? Di ba? Wala eh. Pero yeah, sa ibang bagay, gamitin mo. Pero lalong modern dance against tayo dyan. Amen? Talagang ginamit na sanlibutan yan para sa advantage sila. Mailigaw tayo sa pananampalataya. Yun ang totoo dyan. Na-delay lang ang aking preaching dyan. Ito, soon to come yun, ha? Abangan.
Nasaan na ako? Ano pa yung mga talent? Sa numbers, di ba? Doon mo pinaka sa amin, logic, numbers, yan. So bakit yung iba, ano ulit? 1 plus 2 plus times, ganyan. Ano ulit? Pero iba, mabilis. Alala ko tuloy si Isaac Newton daw. Sobrang galing nun. Ay, hindi, si ano pala yun, yung atheist, si paborito ni DM. Si Stephen Hawking. Magaling kung magaling, di ba? Obviously, tanga din, di ba? Kasi wala daw Diyos eh. Pero magaling, may part ng magaling talaga siya. Kasi ang ginawa daw sa kanya, kwento-kwento. Kasi dati wala siyang sakit eh. Pero nung nagkasakit siya, hindi na siya nakagaman. Parusa ng Diyos sa kanya yun eh. But anyway, magaling pa rin kaya ginawa daw, may assistant siya. Hindi AI, tao lang bad. So, sige, makibasa nga yung ano, sinulat ko dyan. Yung formula po yun, ano yung formula? Kunwari, x plus y, parenthesis, x squared times b squared over logarithm of ano. Ganun pa. Dagdagan mo pa yun, mapuno daw yung, ewan ko, totoo to, pero totoo daw eh. Mapuno daw yung parang ilang pages. So binabasa lang sa kanya, ganyan lang siya. Na-register sa utak niya, na ano niya. Parang chess player, alam niyo may chess player. Minsan kinakabisado nila yan. Minsan sila ay naglalaro sa telepono lang. Telebabad. Nasabihin mo lang position. Rook to H1. May H ba doon? Rook to ganyan. Kinakabisado yung position doon. Magaling. Anyway, dapat ako, nasan doon ako? Napapunta ako doon kay Stephen Hawking. Dahil magaling, no? Math, may skills. Binigay sa kanila ng Diyos yun. Hindi na pwede yung pagyabang yun. Kaya minsan pinagyayabang nila. Amen? Ano pa yung mga talents na yan? Mag? Ha? Drawing, di ba? Ako, pag nag-drawing ako, stickman lang. Oh, draw yun. Si ano pala, may drawing yan. Nasa siya na daw. Oh, mag-drawing ka. Doon naaaral din yan, no? Pero iba, makikita mo si DM, mag-drawing to eh. Sino mag-drawing dito? Si Santa. Si Rafi, mag-drawing ka. Si Dea, mag-drawing din, di ba? Joshua. Hindi. Ayan, so drawing ng drawing, drawing. Gumagaling. Galing ang drawing. Kasi nakakuha niya yung visual, di ba? Alam niyo kung saan lalagyan ng... Ako basic lang. Ako marunong maglagay ng shadow. Isa sa mga technique daw eh, di ba? Kung saan mo ilalagay shadow. Hindi yung parang... Ano ba yan? Kasi dapat isang direction lang kasi depende rin kung ilan ang light source, no? Ano may mga talent? Painting. Ayun, drawing, painting. O tama, magkaiba ng konti yun. Pero... Minsan pag binabasa ko yung mga si Picasso, tama ba yun? Mayroong mga style sila eh. Ang ayoko lang si ano, si... Ba't nababasa niya yung utak ko? Bakit? Si Van Gogh, eh, sikat na sikat. Yung pangit naman ang drawing. Tama mga tanga. Starry. Yan na naman. Masa na ako. So painting kasi... Eh, lalo yung mga dating painting talaga. Kasi ganyan, papangit na eh. Naglolokohan na sila dati, ang galing. Si Juan Luna. Spolarium, yan. Alam nyo ba yun, mabata? Puntahan natin yung kailan. Andiyan ba yan? Saan? Yan ba hinahatak pag yun? Natutunan ko lang kasi yun, yung PLDT, ano tayo, may card na ano. Anyway, nasa, ano pa yung mga talents? Magsalita. Very good, no? Communication. Si Stephen, nag-ano to eh. Gusto mong ulitin dito yun? Brother Ira. Ang pa-importante niya, yung iba kumikita dyan. Kung magaling kang magsalita ako, medyo na-develop na ng konti. Kung magaling kang magsalita, gusto mong makinig siya yung tao, kahit minsan
mali-mali sinasabi mo. May iba pa yung ano eh. Pero obviously, dapat magkasama yung katotohanan saka yung style delivery. Pero yung iba, talagang magaling. Mga host sa ano, di ba? Nakakainggan nyo. So, again, talent din yun. Ano pa? Ngayon, may time tayo. Ang alas 12 tayo ngayon eh. Kumanta. Magluto. Very good. Yan ang mga wala ako eh. Paano? iba, oh, dapat ilang minuto dapat ilalagay yung sahog. Paano mo nalalaman yun? Hindi, tikman mo lang, tantsahin mo lang. Doon ang hirap na hirap ako doon. Pag ganun. Sinatakot ang pagkain kasi. Ano pa? Adam, ano mga talent? Talent ba yung games? Ah, sila meron din dyan, no? Sa games. Hindi mo yung ano yung games ako, mag-games yung natin. Coordination ng ano, yan. Karate. Martial art. Sports. By the way, yung baklang transgender na, ano, no? Natawa ako sa balita doon eh. Swimming. Yan, talent din yan eh. Pero pag lalaki ka, sa lalaki ka kung umaban, ha? Napahiya tuloy siya ngayon. Sabi niya, wala nang tumatanggap sa akin. Ayaw sa akin ng lalaki. Ayaw sa akin ng babae. Eh, loko-loko ka kasi. Loko-loko. Si Leah Thomas. William yun, naging Leah. Bakla kasi. Bakla ka sa buhay mo. Tampulan tuloy ng ano kaya. Anyway, ano pang talent? Ha? Fast learner. Iba naman. Risk taker. Yung iba naman. Leader. May mga ganun din eh. Yung iba ay so masabi natin lahat eh, para magkaroon idea yung mga bata. Ano po? Gymnastic. Yun, yun. Magaling ka talaga. Pero nakita mo ba yung mga napilaya, no? Pero na, natutuwa na sa gymnastic. Pinapakita kasi yung kakaya ng tao, di ba? Doon lang ako nakutuwa eh. Pero ayaw akong try yun. Kaya hindi ko rin na. Kasi sobra eh. Tsaka ang dami naman yung kaloka nangyayari daw dyan. But anyway, ano pa? Business. Pera. Mahirap ba yun? Plus ad lang yun eh. Ibig sabihin, meron din. Finance. Ano pa? Bad. Carpintero. Ano? Scammer. So actually, mamaya sa dulo natin yan. Pag alam na natin yung at least yung basics. Ano pa? Sige, mga lima pa. Ha? Pagsulat, no? Right, dati sumikat yan kasi nung time ng communication, yun yung makapangyariya. Pag nagsulat ka, ang dahil na iniwala. Ngayon, mga vlogger na ngayon yan. Writer pa rin, story writer. Storytelling. Comics. Blowing, novela. Gusto ko si Lenlen. Sales talk. Ito, nama rin yun. Ay, hindi ko kailangan yan. Hindi, kailangan mo to. Ay, talaga. Papabili yun minsan pag ano eh. Merong meme si ano dyan, di ba? Si ano. Sabi niya, sell me this ball pen. Sabi niya. Alam niyo ba yan? Ayan. So, paano may bibenta yung ball pen? Ay, maganda yung ball pen na yan. Ano ba yung bandang huli doon? Iba yun, iba yun, iba yun. De, pero yung gusto ko lang umano ng mga bata, bandang huli yata ng meme, sabi niya, basta kailangan, i-ano mo yung kailangan niya yun. Parang sinabi niya at ang ano, o ito, pirmahan mo tong kontrata na to na kakakang 1,000,000. O. Oh. Ngayon na, ngayon na. Ang wala akong ballpen, oh, ito. Ito. 500. Bibili mo na yan, di ba? Okay, tama rin yan. Marketing, sales talk, ano pa? Lance? Ano pa? Ano pa ba? Ang dami na nun, ya. Magtanim. Dali lang yun. Hindi rin. Ang dami kong tanim, patay eh.
Alam ko, basta may tubig, lupa, okay na eh. Tama rin yun, no? Ang galing ng parmesan eh. May timing din yun. Alam mo, didiligang. Alam mo, mga abono. So, yun na yun. Okay na yun, no? So, ngayon, napasok na rin lang yung scammer. So, hindi talent yun, no? So, yung talent kasi parang, yung talent, neutral yan. Ibig sabihin, walang, hindi yan masama, hindi yan mabuti. Tulad ng sa music, di ba? Na storytelling. O kaya yung boxing, yun, talent yan. Oh, martial arts, di ba? Self-defense yan eh. Pero pwede mong gamitin lahat ng talent mo sa mabuti masama. So, yan ang topic natin ngayon. Okay? So, huwag natin gamitin sa masama, gamitin sa mabuti at lagpas pa dyan. Okay, so, bestow. Pag sinabing bestow, para tayo tapos dito eh. To put to use or the iba yan. Yan, nakita nyo ito. Definition number 2. To put in a particular appropriate place. So, kanina, nabanggit yung appropriate sa according, di ba? Pero ito yung ano, mas basic, to provide. Hindi yan, put up. Ayan, to convey as a gift. Actually, isa na mga sa Bible, binanggit yan, binigyan tayo ng Diyos ng maraming bagay, no? And then, alam kong sikat yung bestowment sa mga college, grant, yung mga ganun eh. Parang donation, basically, donation. Parang magpatuloy yung kanilang school na magaling, mare, eh magaling naman sa ibang bagay. Pero kaya yung mga even yung mga ano tawag doon, alumni doon, nagbibigay doon. Pwede ka ba, nag-donate ka na sa CCP? Private naman yun eh, pero yung iba ganun eh. Ako hindi, mare. Ang pera eh, pero yung iba. UP yan, kaya yung mayaman yung mga yan eh. Pero actually, napag-alaman ko lang, mga paternity pa rin kasi yan. Yun yun. Okay. Anyway, next topic na yun. Sa ibang araw na. Okay, so nandito na tayo sa bestowment. Ulitin ko ha. Yung kwento po dito sa ating text, ang ito po ay tinatawag na parable. No? Ibig sabihin, earthly story with the heavenly meaning. So may mga bagay dito na parang weird. Diba? Mamaya, yung sampu na sa kanya pa kinuha sa isa, binigay sa sampu. So, unfair. Di ba? Pero walang unfair sa Diyos. May gusto siyang ituro sa atin. Okay? Ganun lagi sa Bible. Ganun sa, alamin mo kung saan siya applicable exactly. Ang gusto sabihin ng Diyos sa atin, hindi yung unfair. Mali yan, hindi ko nakabasa yung Bible. Mali naman yun. Okay? So, pero this time, meron tayong focus, meron tatlong points dito. Ano yung makukuha natin sa story na to na ma-applicable again, basically sa mga kabataan, lahat sa atin. But especially sa kabataan. Kasi, pag hindi nyo alam yung mga bagay na to, hindi nyo magamit yan sa tamang gamit. Okay? Kunwari, merong martilyo dito, tapos meron ditong bato. Anong gagamitin mo? Gusto mong ipako yung ano? Magpako ka, anong gagamitin mo? Martilyo, bato? Eh, pwede din yung bato eh. Pukpuk lang naman eh. So, hindi appropriate, di ba? Anong gagamitin mo? May bato dito, may martilyo, ganun pa rin. Iisip ako naman. Sana appropriate yung bato, hindi yung martilyo. Pangkalang sa sasakyan. Pangkakalang mo ba yung martilyo? Eh kung matinik yun, dapat ba to? Makita niyo yun? Kanina, ang mas dapat mong gamitin yung martilyo kasi sa tamang gamit. Yung bato naman, may application na dapat bato, hindi martilyo. Kuha. So yun ang pag-aaral natin ngayon. Okay, kasi sayang naman yung martilyo, yung pangkakalang mo kung saan-saan, di ba? At sayang din naman yung bato. Actually, yung kamay mo ang sayang doon pag bato ginahin mo sa martilyo. Salamat pala kayo. May mga modern ano na, di ba? Sana dumating na yung ating baril. Nakikita ko lang yun sa feed ko eh. No? Totoo ba to? Malalaman natin.
Pwede ka pang self-defense pala yun. No? Okay, so number one. Anong dapat nating malaman, no, especially sa mga bataan, about yung mga binibigay sa atin ng Diyos at binigay na sa atin ng Diyos? Okay, dalawa kasi yan eh. Yung pag-usapan natin ngayon, yung mga binigay na tapos na. Kung nakikita natin dito, hindi ko na isa-isa yun to kasi nabasa na natin. Basta simple lang to, basic eh. Kwento ko na lang, sige. May tatlong, may isang may-ari, no? Meron siyang mga tagapaglingkod. So may isang tao, may ating businessman to, o kung sino man to, aalis siya. Kaso meron siyang pera, anong gagawin sa pera mo? Sino may pera ditong extra? Hindi tayo nakaka-relate kasi wala tayong pera extra, no? May mga taong ganun, maniwala kayo sa hindi. Naka-andyan lang yung pera niya. Sa bank number 1, meron siyang 50,000. Sa bank number 2, meron siyang 500. May mga ganun tao, alam niyo ba yun? Sana all, no? So, anong gagawin niya doon? Kung matalino ka, hindi mo iwanan lang yun doon. Kailangan mong gamitin para lalong tumubo. Okay, ganun po yan. Kaya siya, matagal siyang aalis, ginawa niya, marami siyang servants, tatlo lang pag-usapan natin. So, ginawa niya, pinagkatiwala yung kanyang pera. Okay? Sabi diyan, goods, pero mamaya, talents, mamaya, pera actually yun. So, binigyan niya ng... Sino bang maganda ditong example? Itong tatlo na lang, tatlo eh. So, Stephen, panganay, kunwari. Hindi, panganay si Christian, bunso si Eze. No? So, binigyan si Christian ng 5 talent daw. 500 na lang, gawin natin. Okay? 500, ang late naman. 5K na lang. Anong gagawin mo sa 5K? Ang bili ng ano? Hindi, lakihan natin kasi para mga harap tumoto. 5 million. Anong gagawin mo sa 5 million? Hindi mo alam, wala. Bakit agad? Depende ka sa pangailangan mo, di ba? Okay. So, pero dito kasi, ang hindi mo pera ba, di? Pinahiram sa'yo. So, gusto mo lumago yun, tsaka yung nagpahiram sa'yo, hindi lang pahiram yun. Pera naman, hindi naman yun, ano, libro na basahin ko. Ito, sa'yo na. Parang maging business naman itong mga to. Ang pera, pwedeng palaguin, pwedeng gastos, pwedeng mawala. Value kasi yan eh. Kaya dito, sinabi naman na kanina eh, pwede raw sa banko, di ba? And then, may ako ano yung usury ah, pautang kasi yun eh. Pero hindi tayo agree dyan, pero pwede natin gamitin yan. Okay? Nag-aaral tayo preaching dyan. But anyway, binigyan ng 5 million kunwari si Christian. Imagine nyo. And then si Stephen is, magpalit nga naman. Madali kayo man. Palit kayo. Asa na sunod? Okay? 5, 2, 1 million. 5 million, 2 million, 3 million. Ang tanong dito, ba't di sila bigyan 5 million lahat? Diba? Kasi nga, according to his several ability. So, unang point ko dito, actually, sub-point na to eh. Huwag kayong maiinggit, ha? Amen? Lalo pag may anak ako, binigyan yung isa ng cellphone, yung sarilos lang, huwag kayong maiinggit. Mas marunong ka ba sa tatay mo? Importante yan, kahit nagkatrabaho na kayo. Huwag kayong magde-decide dahil nainggit lang kayo. Amen? Kahit sa church, ganun. Bakit siya ganyan? Bakit ganun? Tanong mo doon sa nagbigay sa kanya nun. Kung kaya mong tanungin. Huwag kang tampo-tampo ba dyan. Amen? Okay, so... Medyo sabog ako kasi minadali ko ito. But anyway, ang point natin muna. Bakit siya 5? Ito... Number one na dapat matutunan natin doon, recognize the source of every resource we have. Sa Tagalog, kilalanin mo, alamin mo kung sino nagbibigay niyan lahat. Amen? Simpleng point to, pero minsan nga, ganun, kaya nagtatampuhan. Ba't ka magtatampo sa tatay mo? Mas marunong ka pa ba? Eh kahit mo sa mga churches, ganun yan. Nagtatampuhan, yung ba, parinigan dyan. Eh ako, hindi ako nakikin sa mga ganun. Ayoko, alam ko hindi ng prinsipyo ng Diyos eh. Yung iba kaya sa mga churches, gano'n, siraan. Gano'n nangyayari dyan. Yung mga kwento ni Pastor, gano'n eh. May kilala tayo sa missionary sa, ano,
sa ibang bansa, kesyo siniraan daw siya, ubos yung support niya. Yun ang kwento. Anong sabi? Ba't ba siya isiraan? Totoo, hindi. Nag-uunahin yun nga sa pera. Kasi, bakit siya binigyan? Bakit ako hindi? Ba't ka doon nakatingin? Yun ang tanong lang doon. Kahit sa trabaho, ganun. Siya na-promote, baka magaling or baka sip-sip. Oh, di mo alam. Pero, bahala yung nag-promote sa kanya o hindi. Naintindihan ba? By the way, sa Thursday, wala pala si Brad, no? Basta yung hindi pa dumating sa mothers, eh, okay? Sa fathers, meron na ako. Kaso wala akong mga anak, Brad. Lagi ito naisip, eh. Then next Sunday na lang, okay? Pag dumating din sa mother. So, yun. So, pag binigyan yung isa, ikaw hindi or konti lang, huwag kang magtampo kasi alamin mo sino nagbigay. Huwag mo sabihin parang sila, unfair naman ng Diyos. Naku, patay ka dyan. Kaya lagi nating pinag-aaralan ng Diyos ay fair, ay just, mabuti siya. Kung inapi ka ng Diyos, masama siya, di ba? Kasi hindi kayo na-inapi. Alam niya yung ginagawa niya. Amen. Yan ang first point sa mga bagay na to. Ba't siya ang ganda ng boses? Ako, para akong ano. Para akong palaka. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ang ganun naman, tawa na yun. Umaalis agad, pero may nanatiling iba dun eh. Ang style dun, hinihinaan na lang yung boses. Later. Matututunan mo rin eh. Amen? Huwag kang magtatampo. Ay siya, si Pastor lagi ang kwento nun. Ba't siya matangkad? Kasi ang hilig ni Pastor dito nun, mag-basketball. Nakita niya si Pastor dito? Ano kasi laki lang niya, no? Mamean. Eh, pastor pa siya. Tapang niya, paso. Ang liit niya. Kaya lagi nasa, Lord, ba't ako maliit ba? Kasi lagi, huwag kang magtatampo. Amen? Cute ka naman, di ba? Mm. Si Dea, medyo na-open ba si Dea kapon? Hindi naman. Gino ko lang. Pero maganda naman si Dea. Amen? Pero ang liit eh, di ba? Okay lang yun. Si Pamede, maliit eh. Saka si Alex. Nasa na ba ako? Huwag kang maingit kasi ang Diyos ang nagbigay noon. Ba't iba yaman? Di ba? Sa magit ko sa nila, sana all. Ganun yung iba, kaya na-scam din eh. Pwede natin si Daddy ha, maraming pera to, pero gamitin sana sa tama. Amen. Bakit, natatanim mo na si Daddy, alam ko na. Maraming tayong problema dyan. Kaya na-scam yung iba. Alam ko kasi pag mga barkada-barkada yun eh, kung gumastos ganyan, alam mo may pera yun. Nilalapitan ka ngayon. Gusto mo bang ano, kumita ng ano? Yung 1,000 mo, next week, ano yan, 7,000 na yan. Yung mga ganun. Hoy, mga bata, nakikinig ba kayo? Bakit, wala kami pera yun. Kung sakali magka-pera kayo, dati ha, ingatan mo yan. Gusto mo maging 1,000, magiging 7,000? Paano yun? Eh kasi pag nag-invest ka dito, mag-invest din iba. Hindi ka mong samat, yung mga kang pera. Mga ano ka? May scam ka, di ba? Kasi hindi mo inalam kung para sa inyong pera. Hindi, alam ko yung pambili. Hindi basta-basta. Ba't binigay sa'yo yun? Nakikinig pa ba kayo? Amen. Mga matinding prinsipyo yung binaano ko dito, ha? Ba't sa'yo binigay? Bakit sa kanya hindi? Isipin mo! Kung di mo alam, magtanong ka rin. Kung di mo alam, magkaroon ng sagot ngayon, at least, huwag mo nakawin, di ba? Huwag mong kaingitan, huwag kang magwala dyan. Ganun. Yung mga anak ko, minsan, dyan ako naaasar, eh. Ganun talaga yung mga bata, di ba? Ba't siya may cellphone? Mamaya ka naman. Utosan kita dyan, eh. Di ba? Lalo yung mga malilita bata talaga. Ito na malilito. May laruan yung isang magandang laruan. Eh, ba't wala ako? Eh, mahal yan, eh. Mamaya tapos na siya. Siya naman. Amen. Kaya hindi ko binilan yan. Kasi alam ko, mag-asawa ka naman dyan. O tapos, ano, dalawa kayo. Lahat dalawa, bibiling ko. Dalawang gitara, dalawang TV, dalawang computer. Ano ka? Mayaman. Anong point natin? Recognize the source. Amen. At ang pinaka-source niya ng Diyos, di siya nagkakamali. Tandaan niyo yan. Yung iba, hinang-hina sa buhay. Wala na akong pag-asa.
nakikita ka ng Diyos, niligtas ka dyan pa. Kapalagi mo, nagkamali siya. Nakalimutan ko na si, ano eh, nakalimutan na kita eh. Nakalimutan, din na kalimutan Diyos. Sa ganung ano, sa ganung context ng pagkalimot na talagang, ay, meron pala akong ano dito, ay, anak pala akong ganyan. Eh, ilan ng tao ngayon? 8 billion. Mahina pa sa Diyos yung 8 billion. Alam niya yun. Amen. Amen. Hindi, alam ng Diyos yung 8 billion. Yung pinaprocess nga ngayon sa internet na data, lagpas-lagpas, ano na, hindi ko na nga alam kung anong tawag eh. Ano nung pinakamanong eh? Septillion na ba? Gazillion. Gazillion, di. Joke lang yung gazillion. Di. Tera. Tera, anong pagkatapos sa tera? Peta. Lagpas pa dun yung information na pinapasa internet. Eh, tao lang yan. Makina lang yan ng Diyos. Kayang-kaya yun. Ang gusto kong sabihin, kung sabihin nakalimutan ka ng Diyos, kung ginawa ka ng Diyos, lalo naligtas ka pa, never mong iisipin. Dapat. Nakalimutan ka ng Diyos. Alam ng Diyos nangyayari. Ngayon, pinarusahan ka talaga. May dahilan din yun. Bakit ka pinarusahan? Pinalo. Ba't ka nalugi? Bakit ka natanggal sa trabaho? May dahilan lahat yan. Alamin mo yon, and then follow through. Magsisi sa dapat pag-isihan, and then gawin yung dapat gawin. Okay? Lumalim na tuloy tayo. Basta alam mo, i-recognize mo yung source niya, ang Diyos yan. Tandaan nyo yan. Never kayong lalayo dyan. Eh, iba kasi pag pinasok mo na yung usapan sa Diyos, yung Diyos sa usapan, I mean, parang nagsasarado na yung utak kasi hindi ka niniwala, eh, patay ka dyan. Lalo hindi ka makakausad, kaya iba ngayon, nandadaya na lang. Kasi kala nila, walang Diyos na nakakita sa kanila. Para, di ba? Ay, nagnakaw nga ako dati, wala naman nung pinatay ng Diyos eh. Maghintay ka. Hindi lahat patay, hindi lahat naputulan ng daliri. Iba, naghihirap lalo. So number one, recognize the source of every resource that we have. Pag alam mo na galing sa Diyos yan, like, sa kanya magtatanong, Lord, bakit wala akong ganyan? Diba? Bakit konti yung ganyan? Bakit? Ba't ang dami naman, Lord, ganyan? Dapat pag pinagpala ka naman, hindi ka naman, ang galing ko kasi. Forever na to. Maling-mali rin yun. Kung alam mo yung mga nangyayari sa paligid mo, ang daming dati marami, ngayon wala na. Ang dami! Na gano'n, hindi lang nire-report. Kasi nire-report lang minsan sa labas yung mga successful, pinipicture lang yun eh. At nagbayad din yun, actually. Okay, alam nyo ba yun? Okay, so alamin mo na sa Diyos galing yan, sa Diyos ka mag-humingi. Never mong isipin siya na unfair, dahil hindi siya unfair kahit kailan. Dahil sa kanya ka rin humingi, gusto mong blessing, eh magtapat ka sa Diyos. Amen. Okay, number two. By the way, tinapos ko ba yung kwento? Alang hindi, no? So, 5 million, 2 million, 1 million. Ang ginawa nung 5 million, lalo niyang pinagdami. So, tuwan-tuwa ngayon yung mayari. Pero yun, kunwari ngayon, June 30, meron ako 5 million sa kanya. After isang taon, meron akong 10, saan ang galing yun? Kasi ginamit niya sa maayos. So, tuwan-tuwa ako sa kanya, ganun din 2 million. Eh, maliit lang 2 million, pero na-doble niya rin. Tuwan-tuwa pa rin ako sa kanya. Eh, hindi naman siya kasing galing nung isa kasi, kaya 2 million lang binigay sa kanya. Amen? Sa kanya, 1 million lang. Okay, di kasi yun lang kaya niya sa palagay ko. Ang problema, sa kwento natin, natakot siya. Actually, hindi lang siya basta natakot. Pag pinag-aralan mo to, mayroon siyang katamaran din, tsaka may katangahan, tsaka may... Ayaw niya doon sa boss niya eh. Doon siya nagkamali. Pinagkatiwalaan siya, hindi siya napagkatiwalaan. Hindi niya ginamit. May mali siyang attitude. Ang ginawa niya, tinago niya daw, hindi tumubo. So, lugi ngayon. Eh, ba't makita binigyan kung hindi mo magagamitin? So, i-apply niyo sa inyo ngayon. Kung may abilidad kayo, lalo kung ligtas kayo ngayon. Yung iba, hindi maligtas. Yung salamat na naligtas yung sinasolve namin kahapon. Nung una, ang tagal ko. Sabi ko, ano ba to? Pinipilosopo ko. Hindi niya ba alam? Mahira yung magpipit sa kanya ng totoo. Kaya yun nasa isip ko eh. Alisin ko na kaya ito. Pati si Deo, naasar na eh. Ay, kaya nandun na rin ako eh. Asa, busy ako eh. Busy ako. Nag-ha. Buti na lang. Natapos na yung ano. Pinalob ko ulit. O na eh, pwede na ba? Total, si Deo, hindi pa tapos dun. O di sige, napilitan din. Naligtas din.
So, kailangan mong tiyagain yan. Oh, sorry, doon ako balik. Kung niligtas ka rin, Diyos, may nag-invest sa'yo. Hindi yung basta-basta. Gamitin mo yan. Huwag mong baliwalay. At marami sa atin dito naligtas na. Marami dito na wala na. Sinayang lang yung kaligtasan na nakuha nila. Hindi mo na alam kung nagagagawa ng mga yun ngayon. Pero nakakalungkot, di ba? Sayang. Kung anak ka na ng Diyos, insta ka ng Diyos, sino dito ang nanay ng anak ng kusino? Kaya nalang siya sabi ng mga anak ko, pinag-aral ka, gamitin mo! Amen. Ngayon, nag-upis ako dito, makinig kayo! Amen. Hindi ako bihira ako magsalita, alam niyo ba yon? Kasi sayang yung salita, sayang yung oras. Kahit sa alalabi sa nakapasigaw ko doon, kaya kay Lola, ano nga, noni kahapon, di ba? Sabi ko, na, hindi ko lang ma-explain sa kanya kasi nga hindi niya alam eh. Sabi niya, mamira, punta ng iglesia ni Manalo na lang hindi ko pinuntahan eh. Hindi ako lungkot ako para sa'yo, nai. Pero sana, makinig ka naman. Siya na nga nakaalam. Sabi niya, sige po. Yan, naninig niyo ba yun? Eh, maaabala kayo kung sheshiran niyo. Maaabala kayo na. Abala niyo na nga ako eh. Gawin na natin to, sabi ko. Andun yung maawa ka na. Maawa ka na, ma-insulto ka, sabay-sabay na eh. Pero dahil po natin maligtas yung tao na yun, di sige lang. Hindi na ako nagpakilala kung sino ako. Kasi minsan iba ganun eh. Nasayang mo oras ko ah. May kilala akong ganun eh. Pastor pa. And doon pa na rin lang eh. Kaya naawa rin ako. Diba? Ano oras na tayo nakawi kahapon? Amen? Pero minsan, di alam yung binigay sa kanila ng Diyos. Sayang! Alam niyo, may-ari nitong bahay na to. Hindi namin kilala, pero minsan naaawa din kami. Kasi kwento yan, kaibigan yung mga yan. Ang ganda ng business daw. Tungkol sa... Basta maganda yung business sila, ano, para sa makina, ganyan. Diba? Wala kang lugi to kasi lagi may makina eh. Kung parang nag-fabricate ata silang ano. Ganun ba yun? Wala kang sahin. Ano nangyari? Nagkautang-utang, nabenta yung bahay. Eh sa atin dito, may mga Kristiyano rin dito, ano, ang ganda na ng takbo ng buhay. Ako, pag naiisip ko lang yung mga ganun, it grinds my, ano ba yun? May bagong kasabihan ngayon eh. It grinds my gears, yan. Anong gigigig, Party na ng maayos na church, aalis pa, dahil lang sa landi. Na pwede ka naman lumandi later eh, di ba? Uubos pa yung babae lalaki, natawa si Nanso. Hindi mo uubos yan. Ha? Uubos yan, dami niya, salamat sa Diyos. Pero kung nauna yung landi mo, mapupunta ka dun sa ano, hindi ka dapat sana sa'yo. Kaya huwag niyo sasayang yung kaligtasan niyo. Kung ano man yung nabihan, basta mahirap lang ako. Meron kang nanay, tatay, kahit paano iba, wala eh. Yung iba, may trabaho na nagireklamo sa amin. Grabe na yung mga ano sa amin eh. Privilege. Pero minsan baba ang sweldo ko. Ganyan yung usapan doon. Tadyakan kita dyan. Ayusin mo na lang. Kasa rin ganun eh. Ito yung devil yung sabi ko. So, una kasi, alamin mo sa ang Diyos na nagbibigay niyan. Hindi ka maliligaw. Amen? Amen. Number two. Natapusin ko na. Sorry. Hindi, tapusin ko na yung kwento. So, ano nangyari? So, kumita, doble-doble ito, tinago. So, asal na asal ako. Ba't pa kita binigyan? Ba't binigay ko? Kaya bandang uli, kinuha yung sa kanya, binigay pa doon sa marami. Unfair naman. Again, walang unfair sa Diyos. Amen. Kung sasabi unfair ang Diyos, alam ko yung mga taong di umulad sa buhay, puro ganun. Eh, unfair ang Diyos, unfair ang gobyerno, unfair si teacher, unfair ang weather, unfair ang ano, lahat unfair. Ikaw ang unfair. Sinasabi mo unfair ang Diyos, ikaw ang unfair. Ba't ba sabi ang unfair ang Diyos? Hindi alam ginagawa niya? Never. Lahat lagi alam ng Diyos yan. Unfair naman yan. Ako, hindi ganun katalino, katulad ng tapitbahay ko. Eh, may dahilan ng Diyos, alamin mo na lang. Gamitin mo lang ang binigay sa'yo. Amen? So yun nga, kaya banda, tapos na yun eh, binigay sa kanya. So imagine mo lang yung feeling nung isa, anong gagawin niya?
Wala ka na yung magagawa. Sa Diyos, may magagawa ka ba? Wala kang magagawa. Sana, matuto ka na. Nasalamat naman sa Diyos, hindi naman siya isang beses lang nag-invest. Amen? Pwede nga nagkamali ito, magsisi, tapos nag... Lord, pwede ba bigyan ko isang pagkakataon? Pwede naman ganun eh. And yan, kaya naalala ko din yung mga tinulungan din ni Daddy nun. At ako din, may mga tinulungan din ako nun. Sa office, ganyan. Iba na, kasi may iba, lalo sinasolvin mo. Yan ang matindi. Sa totoo lang, kaya minsan masakit sa ano. Pero alam ko na kasi, pinatigas ko na yung puso kasi nga, dip-dip ko, I mean. Hindi para, hindi mapagmahal. Ibig sabihin, alam ko na, may mga tao, tutulungan mo ngayon, later, wala. Parang hindi ka nakilala. Nakita ko yan paulit-ulit sa Diyos, ganun din. Marami siya niligtas, binasto siya, iniwanan siya. Kung ngayon mo ikaw naman tumutulong, dapat alamin mo rin yun. Kasi tinulungan ka rin ng Diyos. Dati, mata ka rin ewan, natulungan ka, natuto ka ngayon, gamitin mo rin sa iba. Amen? Kung saktan ka ng iba, talaga. Kung tulungan pa siya, titulungan ko. Kung di na, di wala. Pag-pray mo sa yung mga natiwalag dito. Sana, makakita pa sila yung church. Amen? Talagang ligtas sila. Ganap sila ng manchus. Hindi nila kahit yung kahiyan dito. Di, ano. Ngayon, kung di ka na naghahanap ng church, ligtas ka ba? Yung tanong. Problema mo na yun. Matapusin ko na. So, yun ang nangyari. Malungkot yung nangyari dito. Pero, kung alam mo, nagaling sa Diyos yan. Alam niyo ba ang Diyos? His mercy endureth forever. Mapagpatawad siya. Second chance, third chance. Bumangon ka. Amen? So number, kaya number 2, patapos na tayo, mabilis na lang to. Magka yung 2 and 3, halos magkabaliktaran lang. Ano yung prinsipyo dito? Number 2, being faithful to the source. Yung kasi, hindi siya nag-isip, binigyan ko 5 million, gusto mo 10 million, tindi mo naman. Eh siya yung nagbigay sa'yo nun eh, kung wala kang pinagsimulan, di ba? Yung puhunan, ano yung puhunan? Di lalong wala ka. O ba't ka magtatampo sa kanya? Huwag ka mag-isip na, ay, ayaman si boss eh. Ay, ganun talaga. Sa kanakita ng trabaho na gusto mong malugi, sinong gusto maghanap ng trabaho, gusto mong malugi yung kumpanya, loko-loko ka. Kung alam niya yun, hindi ka natanggapin doon. Naintindihan niyo ba yun? Okay, so kaya dapat gusto nating i-please yung ating boss. Okay, hindi sa lahat ng bagay ha, sa amin. Ako, minsan ano rin ako eh. Pag mali, di ba? Let's celebrate Pride Month. Bahala kayo dyan. Nung Pride Month. Sa SM kahapon, no? Pride din sila. Gusto kong bash yung SM eh. Mga bata doon, mga bakla celebrate mo, tanga mo naman. May mga Kristiyano pa raw yung SM ha. Anong brand ng Christianity yun? Amen? And number 2, ano nangyari sa ano? Nagtapat. Hindi niya inisip na yung boss ko, eh, yaman na naman eh. Hindi yaman. Kasama ka doon. Amen? Yan, si Brad, lalo sa kanila, masabihan dito, may ano yan eh, may bonus yan na ano eh. Pag yumaman, malaki kinita ng kumpanya, kasama sila. Yumaman yung boss nila, kasama rin sila. Ganun lang kasimple yun. Sa pamilya, tapos lagi si tatay, tutulungan ko si tatay. Eh pag kumita si tatay, di meron ka rin. Eh kung busitin mo yung tatay mo, sibubukan mo. Asarin ko si tatay, kung na, ang start, ano, pili, ano, kung na, ang trabaho ni tatay, driver. Naasar ka sa tatay mo, na. Ang kulit ng tatay ko, pinalo ko, saksakin ko kaya yung gulong naman. Para hindi siya makabiyahe. Di asa na sa... Wala kang kakainin. Nakuha nyo? And number 2 principle, being faithful to the source or owner or giver results to even more blessings. Nakita nyo, nagtapat lang siya. Nag-10 million, kumita si boss. Ano sa palagi nyo gagawin sa kanya? Dadagdagan pa yun. Amen? Magtapat kayo. Ganun spiritual. Pastor, nakaupo lang lagi ako sa church eh. Nakikinig ka ba? Kinukuha mo, inintindi mo ba? Ngayon sabi sa mga prinsipo na yan, hindi yan namamatay, hindi yan natata. Kung sinong, anong alam yung prinsipyo na yung math lang engineering, pag trinase mo, inaral mo isang galing yan. So kung sinong philosopher dati, inadapt, ginaya, dinevelop,
ngayon, but advanced na advanced yung technology ngayon. Hindi isang isang tao, isang bansa ang magaling diyan. Patong-patong na. May nagtapat sila sa discipline. Yeah, kaya pinag-usapan ng kapon yung mga doktor. Ano yun? Ba't nangyayaman ng mga doktor? Hindi dahil magaling sila. Bakit mahal yan? Kasi, again, nag-develop sila from the achievement ng mga nauna sa kanila. Ganun lang yan eh. Ganun din sa church ngayon. Walang malaking church na isang tao lang nag-label. Amen? Ganun yun. Kaya magtapat tayo, mas marami tayong blessing. Eh, paano pa ganun nga? Ano pa ba? Kunwari, sila, sinabi. Ano magagawin nyo sa alala? No, pag-usapan natin, di ba? Nasa inyo na yan. Basta ang bawal lang dun. Basta pag-usapan natin yan. Pero, more on church kasi yun eh. Okay? So, magtapat lang kayo. Ang tagal naman eh. Sa Diyos naman, may mga mabilisang rewards, may mga tagalan. Amen? Para alam nyo lang din, ganun din sa mga kumpanya, kaya alam nyo lang. Bakit ako mag-stay dyan? Yung iba, lipat. Yung iba, kaya ayaw umalis kasi may mga benefits na nagpapatong-patong. Pag matagal ka na doon kasi kailangan ka, marunong ka na doon, ayaw nilang umalis ka. Amen? So, bibigyan ka nila ng tama, according, no? Sa katapatan mo naman at ability mo rin ha, tsaka character mo. Ano na, boring na kayo. Ang ganda nito eh. Number one, recognize the source of every resource that we have. Ang Diyos yun. Okay, walang iba. Pangalawa, magtapat ka, magkaka-blessing ka. Eh, pag hindi ka nagtapat, pastor, ayoko na masyadong blessing eh. Yun lang, konting blessing lang ako. May mga ganyang utak. Akala mo, pag hindi ka masyadong, wala, ganyan. Yung nagtapat, 5 million. Yung 2 million, nagtapat, 4 million. Ako hindi ko siya, okay na sa akin yung 1 million. Eh, kaso kinuha sa'yo. Nakuha mo yon. Yung kalusugan mo, ako okay lang ako, hindi ako masyadong malakas, pero kain lang ang kain. At least may katawan naman ako. Eh, kung kunin siya yung katawan mo, kalusugan mo. Talino mo, natatanggal ba yung talino? Pag nag-drugs ka, nawala yan. Again, kahit yung mga, bagit ko kanina ba yun, kahapon. Sabi ko sa mga bata, tama, kahapon. Yung iba, matalino nga, academically, corrupt naman. Oh. O di, yumaman sila. Hanggang ngayon, mayaman pa rin, pastor eh. Pero, ang hirap maligtas yan, una. Mayroon maligtas yan, pag nasanay na sa kasalanan. Ang hirap maligtas yan. O di, talong-talo ka na nun. At pag nahuli ka sa kalokohan mo, kahihiyan, kulong ka, kung makakulong ka, depende yan. Iba, di nakukulong, pero iba, nakukulong. Kaya huwag kang magtsatsaga lang na okay lang ako. Sabi ng boss mo, dapat ganito tayo. Ano yun, ganito lang ako. Eh kung kunin sa'yo, patay ka. Kaya point number 3, tapos na po tayo. Isang oras ang preaching dito, nasabi niyo sa kanila. Christian, wala ka ng choice na. Hanggang hapon ka ba? Amen. Wala kang choice din, no? Number 3. Ito na tayo. Bakit tayo dapat magtapat sa Diyos? Or paano tayo, ano yung dapat natin matutunan about these abilities? Pera man yan, lakas, talents. Para lalong pagyaman yan, dapat alam mo kung saan ang galing yan, para hindi rin mawala. Pangalawa, magtapat ka, sigurado yung blessing. Pangatlo, unfaithfulness will lead to undesirable consequence. Sa Tagalog, pag hindi ka nagtapat, alam mo, may maintain mo lang yan, eh kung may mga, ano na to, alam ba niya na kukunin sa kanya, hindi niya alam eh. Kasi hindi siya nakikinig, malamang. Kahit sa church, ganyan, yun na po boring sa church, alam mo sino yon? Hindi yung mga nagtatapat sa Diyos. Yung mga nagtatapat sa Diyos, lalong paano, parang paano yan, lalong gustong gusto ko lalo niyan. Nilalagay niya sa utak niya, dekadang ka, mamatay na ako, magliligod ako sa Diyos. Pero yung mga ano, yung iba yung utak, yung mga, nandito lang ako para sa lunch eh. Nandito lang ako kasi na-invite ako, yung ako naman tanggi ah. Kaya naman, mababaw ba? Eh nakailang months, ilang months, ilang taon. Pero wala pa rin sa paglilingkod sa Diyos yung utak niya. Boring na boring yan. Sa palagay niya, naglilingkod ako sa Diyos ngayon ng ganitong capacity, boring ako. Obviously, hindi, man.
Kahit minsan nahihirapan sa alala, talagang gaganong masalay. Mga bata yun eh. Kaya excited pa rin ako, amen. Pati si Brother James, magpakinggan ko, salamat, amen. Amen. Kiss nga kita, brother. Natuwa ako dyan eh, kasi ganun eh. Nakakatuwa. Yung dati na yung pangarap pinagpapanalangin. Malayo pa, nakikita ko magkakatotoo na. Kasi dapat passionate ka. Nadadagdagan lalo. Kasi alam mo yung patutunguhan mo, ang Diyos na mag-reward sa'yo eh. Makikita mo yun, dadagdag ng yung account mo sa langit, padagdag na padagdag, ang dami ko na win, ang dami ko na disciple, yung buhay pa lang ng mga dinidisciple ko, nakikita mo, gumaganda kumpara doon sa, ano eh. Amen? Okay, pag nakakita mo yung kabataan doon, nakita mo ngayon si, ano, Lance. I-project mo yung sarili ng pastor, hindi ako pinag-aral lang, ano ko eh. Eh, naligtas ka ngayon! I-project mo na yun, tatay mo, Diyos! Amen, Adam? Excited ka ba sa gagawin sa'yo ng Diyos? Ikaw, Christian. Chris pala. Ikaw, Lance. I-project mo na. Ano kayang gagawin sa akin ng Diyos? Anak ako ng Diyos. Ano, pababayaan ako ng Diyos? Negative ka naman. Ang dami pwedeng gawin sa'yo ng Diyos ako, ha? Example na lang, magtatapos na tayo. Hindi ko na picture tong ganito eh. Kasi nga, kilala mo ba ako, Ate Rosana? Di ba, mahihayin ako dati, di ba? Sila yung bisita, ako yung nasa loob ng kwarto. Ay, may bisita. Nakakahiya naman, may bisita. Kaya hindi ko siya kilala, pero naano ko rin nung tagal. Mas nag-preach ako ngayon. Ganito pa. Kasi na-inlove din ako sa preaching, kasi pag nakita ko yung mag-preach, natutuhanan. Amen. Tapos na-contrast ko pa sa mga peke. Nakakabuisit ako itong mga peke ito. Daming niloloko. So nagpatong-patong na sa akin ngayon. Ang nasa puso ko ngayon, kahit mahihayin ako, walang pakilang sa mahihayin. Baguhin mo yan. Amen, Christian. Amen. Joshua, ang pakilang kung mahihayin ka ngayon, kung may kailangan kang gawin, at maganda yon, at maganda rin sa'yo yun. Amen. Ma-appreciate mo yan. Pag may nagpasalamat sa'yo sa pastor, mahihayin ko pala dati. Ngayon, salamat, naligtas ako. Dati, tamad ka rin pala dati, pero pinagtsagaan mo ako, sabi ni nanay, naabala pa kita. Eh, yun na nga eh, naabala. Okay lang. Abala lang pala eh. Ang ayokong abala, yung magnabangga ako, yun, abala talaga yun. Asar ako dun eh. Ito, maliligtas ka ako, hindi. Sige, abalahin muna ako. Inalat ko na yung oras ko para sa'yo eh. Sa halip na magmula ko, wala naman ang pambili. Mag-soul winning na lang ako. Amen? Amen. Kaya matakot tayo pag tamad-tamad kayo. Matakot kayo pag binigyan kayo ng Diyos, niligtas ka pa, tapos hindi mo gagamitin. Yan ang pinakaano ko ngayon. Matakot ka sa Diyos. May pwede siyang gawin sa'yo. Alam niyo ba yung impyerno? Ngayon, kung ligtas ka, hindi ka lang pumunta doon. Pero kahit sa langit, mandami masasayang sa lupa. Kunwari lang, si naligtas kayo, si Christian, di ba? Kunwari lang, ha? Ay, kahit ano palang gawin ko, langit na ako eh. Totoo yun. Pero, nagpabaya ka. Ayoko mag-church, ayoko na. Buong linggo nasa San Mateo ko. Paano ako makapaggala? Yung mga ampers, di ba? Sino ba nangihinayin sa linggo niya dito? Eh, iba, pati Sabado, di ba? Eh, kaso, napagtanto ko na yun yung gusto ng Diyos eh. Kung gusto ng Diyos yan, hindi yan sayang. Amen. Hindi yan pangit. Hindi yan... Pwede, gusto subukan mo rin. Kaya nga challenge ka iba dito. Sige nga, anong ginawa mo ng Sabado? Hindi ka... Wala ka sa church. Wala sa ano. Mas maganda ba? Malamang sa hindi, hindi. Amen. At alam ko yan dahil lang galing din ako dyan. Iniisip mo yun kasi hindi ka umatid. Tinamad ka. Ano yung ginagawa nila? Ikaw, iniisip ka nila. Ano yung ginagawa niya? Eh, ba't di ka nalang pumunta doon? Ang dami matututunan dito. Wala nga tayong limitasyon dito. Tinitira yung preaching. Kaya nag-basics tayo ngayon. Nakita ko itong mga to. Kailangan nila yan. Amen? Mga ampers. Sana natutuwa kayo sa preaching, ha? Method ng Diyos yan. Hindi yan boring. Eh, pastor, yung pastor ko boring, eh. Pag-pray mo. Amen? Ito mo. Misan patawa, misan mahirap din yan, pero... Nakukuha naman yan. Amen? Okay na. Gutom na kayo eh. So again, ang title natin, According to His Several Ability. Maraming binigay sa iyo ng Diyos.
Anong dapat mo isipin? Gamitin mo. Ito kung magpasalamat ka sa Diyos, isa sa mga parang paano mo sa pasalamat at gamitin mo sa tama, palalaguin nyo pa yan, pareho, pareho tayo masaya. Amen? Amen. Mag-iingat ka ngayon kung nakita mo iba tamad, baka yun ang kahinaan niya. Baka, mayroon po kasi mga batang ganun, kaya mahina, mahina yung tatay. Tatay niya, laging lasing. Naku, talagang may hirapan ka, no? Kasi parang, kaya salamat, may iba. Di ba, kahit ganun yung tatay, nanay niyo, may iba naman nag-encourage sa inyo, di ba? Pag nakita ko, tita-tita niyo. Oh, lalo na pag, yun nga, pag nasa church ka, eh po, positive yan. Yung nakita kong ganun, magtataka ka, di ba? Ito yung ano, may member dito, tapat na tapat, positive nun. Punta mo yung bahay nun. Yung ka, baka may kapatid yun na walang pag-aan sa buhay. Ano? At ang laki ng contrast. Eh, pareho naman ang manay tatay nila. Inagtapat yung isa eh. Lagi po salita ng Diyos yung naririnig. Pinipraise, pinapanalangin ka, tapos pinapollow up pa, nuturuan ka pa, nilalagay ka pa sa maayos na kalagayan. Mga kaibigan mo dito, maayos. Yung TV dito, maayos. San ka pa? Amen. So, yun lang muna. Hindi ko kayang pagkasyahin lahat sa isang ano eh. Sana magtapat yung iba dito. Sana sila magpatuloy. Amen? Amen. Yung pogi ito, parang nakikita ko na eh. Kung hindi mag-ano, pero marami na rin kami nakitang ano dito, nagloko. Maraming gano'n. Sinayang lang patitiwala namin. Amen? Amen. Bahala sila. Syunga-syunga sila. Amen? Amen. Joshua, sana... Pray natin si Joshua, may umaago sa attention ni Joshua eh. Ikaw ba? Alam ko, matalino ka naman siguro eh. Alamin mo yung kalooban ng Diyos paglaban mo. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa preaching yung basic, pero napakaganda ng basic dahil ang dahil application. Ano lang panalangin namin? Again, kayo po yung may taas sa aming buhay, maintindihan ka namin. Lahat mga kabataan, as ng early age, sila po yung kausapin niyo pa, turuan ni Lord. Impress niyo yung sarili niyo sa kanila, may impress sila sa inyo, Lord, na makita namin kayo dakila, matalino. And therefore, lahat ng bagay na attributed sa inyo, Panginoon, yung salita, yung church, ang inyong gawain, ang inyong mga kalooban, Panginoon, yung style niyo, lahat yan ay yun ang mahalin din namin, at least may interest, at least. But especially, talagang i-pursue namin, Panginoon, kung gawin namin at mahalin, Panginoon. Datihan na Panginoon, makita rin namin dito, alamin namin yung mga binigay nyo, i-discover namin yung mga binigay nyo sa amin dahil definitely napakarami yan. Huwag kami magtampo kung merong, wala kami ng iba, yung ibang pagyamanin namin. Yung iba rin pwede nung pagyamanin na wala kami, but still, pinaka-attitude namin dapat sa inyo, yung pasalamat, gamitin, and then i-develop pa Panginoon, and then tulungan din yung iba. At maintindihan namin na especially yung kaninang term na according, Panginoon, kayo yung nag-appropriate yan. Therefore, yung sabihin, tama yan, kayo nakakalam yan, may na-expect din kayo sa amin in return na gagawin namin. Gawin namin to Lord. Makita namin kanina, kakulit kanina, sabi doon, well done, thou good and faithful servant. Yun na naman yung aming summary ng aming gustong ma-attain sa buhay na ito. Na kayo po ay matuwa sa amin. Dahil kasama nito, marami din mong blessing at everything else, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, isa lang sa aming bilang, mga bago, Panginoon, we pray na sila po matulungan niyo po, Panginoon, at magpalain. Ganoon din po yung mga datihan na, intindihan namin na sigurado po ang blessing sa inyo po, Lord. So, ilang po, Lord, again, alalaan niyo namin kakainin, Panginoon, isa lang sa inyong prepare, sa patuloy na provision niyo, Panginoon. Sa mga nagluto din, Panginoon, nagpa-participate, Panginoon, kayo malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.